Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Kumusta na nga ba ang buhay ni Mommy Divine Jeronimo matapos ang kasal ng kontrobersyal na Sarah G. at Mateo? Sa maraming tagahanga sa showbiz, si Mommy Divine ay isang mahigpit na ina at tagapamahala sa propesyonal at pag-ibig na buhay ng kanyang anak na babae. Matapos ang kontrobersyal na kasal ng popstar Roy Olti na si Sarah Jeronimo sa mga awit na aktor na si Mateo Guidicelli, ang buhay ay kailangang magpatuloy para kay Mommy Divine. Gayunpaman, naayos na ni Sarah ang isang pagpipilian at nanatiling matatag nang sa wakas ay nagdesisyon siyang magpakasal sa kanyang matagal ng kasintahan, si Mateo. Ang inilaan na maging isang kalmado, tahimik at kilalang kilala na okasyon ay naging dramatiko nang ang ina ni Sarah, na tila hindi alam ang tungkol sa kasal, hindi inaasahang dumating at isang di umano'y kaguluhan ay naganap. Si Sarah, 31, at Mateo, 29, ay ikinasal na sa pamamagitan ng isang kasal sa sibil na private na naganap sa Shangri-La sa Fort sa Bonifacio Global City huli ng gabi ng Huwebes 20 ng Pebrero taong 2020. Pagkatapos ng halos isang taon ngayon, kumusta ang buhay ni Mommy Divine Jeronimo? Ang nanay ni Sarah ay bumalik at abala sa negosyo ngayon. Kamakailan lamang ay nagpatuloy ang Jeronimo's Cafe and Restaurant sa operasyon nito sa kanilang pisikal na tindahan na matatagpuan sa Mindanao Avenue. Ipinagpatuloy din ito ang pagpapatakbo nito sa paghahatid ng serbisyo. Bilang karagdagan sa kanyang pagmamahal sa pagbibake at pagluluto, nakikipag-usap din si Mommy Divine sa kanyang hardin kung saan nagmula ang lahat ng mga organikong sangkap na ginamit sa restaurant. Kung isa sa alang-alang ang pandemya, sinasabing dinidiscover ang mga ito sa pagpapalakas ng pagkakaroon ng kanilang negosyo sa online. Samantala, hanggang sa ngayon wala pa ring update sa pagkakasundo sa pagitan ni Mommy Divine at ng celebrity couple. Sa gitna ng kontrobersyal na kasal na naganap at isinasaalang-alang ang kanyang relasyon sa kanyang mga biyenan, umaasa pa rin si Mateo na balang araw ay magkaroon siya ng magandang relasyon sa pamilya ni Sarah. Bagaman maaaring hindi posible para sa pansamantala, nagtitiwala pa rin siya na sa kaloob na oras ng Diyos ay magtatapos ang alitan sa pagitan nila at Mommy Divine at ang mga bagay ay gagaling at magiging mas mahusay sa mga darating na araw. Tulad ng anumang iba pang mga biyenan, ang pagkakaroon ng isang malusog na relasyon sa biyenan ay isang magandang biyaya sa buhay ng pag-aasawa. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maaari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, maraming salamat. Paano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.